Hello, mga best friends! Ito na naman po tayo sa ating munting kusina. Ang lulutuin po natin ngayon ay salmon steak. Salmon steak. Ngayon, kakailanganin po natin ang butter. Itong butter po, yung isang buo ay 200 grams. Ngayon, hinati ko siya. So, 100 grams ang kalahati. Tapos, yung kalahati, hahatiin natin sa dalawa, di magiging 50 grams po yung isa. Tapos yung 50 grams, kagaya nito kasi ganito po yung gagamitin natin. Itong 50 grams, hinati pa natin. So itong 25 grams lang po, kung wala kayong mabili na yung may measurement kumbaga ba. Kung ito, 25 grams, ito lang po yung kakailanganin natin para may idea lang po kayo kung paano mag portion ng ating butter kung wala kayong weighing scale. Ito po, 25 grams lang po yung ating gagamitin. So, sa 25 grams na ito po, yung kalahati nito, yun ang gagamitin natin sa pagpa-fry. Tapos yung kalahati rin nito, gagamitin natin siya sa pag-toppings po sa ating fish. Kasi ang salmon po, minsan matapang yung amoy, malansa, para matanggal po. Ngayon, kailangan rin natin ng onions, ng bawang, garlic, salt and pepper, at saka yung herbs, at saka yung Worcestershire sauce po para sa ating salmon steak. Ngayon po, ito po, prinito ko na po kanina. Ayan. Binabad ko po ito sa salt and pepper, tapos dito sa herbs natin. Ayan siya. Naprito na po ito para mabilis lang po yung pagluluto natin ng ating steak. Sige po, simulan po natin. Hello guys. Pag mainit na yung mantika, i-melt na po yung ating butter. At saka ilagay na rin po yung ating garlic. Ilagay po natin yung ating isda. Ito po yung kalahati ng 25 gram. Guys, ibaliktad po natin para magkalasa po, magkaroon ng garlic flavor yung ating kabilang side.
po yung ating Worcestershire. Lagay na po natin. Natin yung ating onions. Ito na po yung ating salmon steak. Ito na po mga best friend ang ating salmon steak. Pwede po itong ihanda rin ninyo sa party. Kung may mga special occasions kayo, pwede rin po ito. Ayun, pwede kayong mag-substitute po ng ibang klase ng isda kasi minsan pricey ito sa market. Saka sa grocery, minsan doon tayo makakakita ng ganitong isda. Sana po nakapulot kayo ng idea paano tayo makapagluto ng ating isdang salmon. Paki-subscribe lang po. Maraming salamat po.